Welcome back again mga sir sa ating top overhauling series ng ating Honda City 97 model. Ngayon mga sir, no, i-share ko naman sa inyo kung paano i-timing yung ating makina. Okay? Kasi importante po yan mga sir para hindi pumalaya o paliyado ang ating engine. Alright, so keep watching this video and don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Alright? So ngayon mga sir, no, unahin natin yung ating cam sprocket or cam pulley. So iwan ko sa inyo kung ano tawag dyan mga sir. So sa ating cam sprocket mga sir, no, may mga timing mark yan sir, kabilaan. Kung nakita nyo sir, no, nilagyan ko ng arrow, yan po ating timing mark. At meron po tong litrang up, no. Yung up na yan, syempre, nakatutok yan pataas mga sir. Pagkatapos mga sir, no, yung timing mark yan mga sir, doon nyo lang itutok sir sa ating between ng cylinder head at saka valve cover natin mga sir. Or doon sa gitling ng mga sir, nung may araw kanina mga sir. Doon nyo lang itutok yung mga timing marks natin. Alright? So ngayon mga sir, no, dito naman tayo sa crankshaft gear. So dito sa crankshaft gear mga sir, or crankshaft pulley, or ano man tawag nyo man dito mga sir, no, meron naman timing marks mga sir. So ang timing marks nito mga sir, no, ituturo ko sa inyo kung saan yon. So anyway, no, yung ating crankshaft na ang crankshaft natin, no, may tama na rin. So iwan ko anong nangyari dito sa previous na owner. So ginawa ko lang ng paraan yun ng sir. Siguro in future, pag makakuan tayo, igagawin natin yung crankshaft. Papalitan natin to mga sir. So for the meantime, ginawa ko ng paraan yun ng mga sir. So ngayon sir, no, anyway, ibalik tayo. Yung timing marks ng ating crankshaft sir is ito sir, no. Yung timing mark na sa gear, tutok lang doon sa may arrow na doon sa taas mga sir, no. Yan ang timing ng ating crankshaft gear. Alright? So ngayon mga sir, no, tapos na nating ilagay yung ating timing belt. Hindi ko na binidyo mga sir, no. So siguro sa susunod mga sir, no, i-tutorial natin kung paano ikapit yung timing belt. So ngayon tingnan nyo mga sir, no, naka-align na yung ating timing, no. Kung nakita nyo yung timing mark natin sa crankshaft gear at saka dun sa may body niya, yung may arrow, is naka-align na. Pati yung ating camshaft pulley. So ngayon sir, no, yung nasa top dead center ngayon sir is yung cylinder number 1, no. So paano natin malalaman kung saan yung cylinder number 1 sir? So ito po yung cylinder number 1 sir is nasa timing belt na side, no. Yan po ang cylinder number 1 or sa pulley side dito sa mga camshaft. Pulley natin yung cylinder number 1. So ang next, syempre 1, 2, 3. Alright? So ang firing order naman sir ng ating Honda City is 1, 3, 4, 2. So importante po yan mga sir na malaman natin yung firing order ng ating Honda City sir, para sa tuwing mag valve clearance tayo, alam na natin kung saan yung cylinder nasa top dead center, no? Yan ang sabi ko. Ngayon yung nasa top center again is yung number 1, and after that number 3, and after that 4, and then ang last number 2. So hanggang dito lang muna sir ang ating video. Abangan natin ang next video, yung pag valve clearance naman mga sir. So thank you and God bless.